May nga nagtatanong sa gender reveal. Wala dito, bawal yan. Bawal guys dito. At saka, bago ako mabuntis dito sa India, alam ko nang bawal ang gender reveal. Tapos, hindi ko naman ine-expect na maselan ulit ako ngayong... Ayoko naman mga anak na hindi ko alam yung gender. Siyempre, gusto kong mamili ng mga gamit. Gusto kong mamili ng gamit. Anong kulay ng mga pang bata pa rin naman. Gusto nila, pag malaman nila na babae, mamatay nila. Yung lalaki lang gusto nila. Kasi every family, yung first priority nila is... Ngayon, iba na. Ngayon, kahit lalaki, babae, there is no any... Yeah. Pareho nila mahal. Kasi dati, uneducated tao na madami. Bawal ang gender reveal or sex determination. Yes. And then, yung every report ng ultrasound ko, naka-indicate doon. Hindi well, ako, hindi nila dinisclose anong gender ng... Kasi pwede sila makasuhan. So, kung tinatanong nyo din kung... Eh, paano kung babae yung anak mo, Sarah? Okay lang. Yung luto-luto ni Kuya. Ang galing. Yan, o. Oh. O, oh, yabang. O, oh, yabang. Ganyan dapat ng luto. Yan, kita niyo? Ah, yan, yan, yan. Ganyan, kalat-kalat tayo. Yan, o. Oh. Kala niya, maganda na sabi ko. Putangin na mo, ginagawa mo. Hindi ka tindihan, buti. Kung tindihan mo, baka yak-yakin mo dito, palo mo ko. Yan. Oh, kinakamay-kamay. Kita nyo? Yan yung bili tayo para kay Sarah utusan. Ito, hindi usok, di ba? Kita nyo? Hindi usok kasi light-light lang yung luto niya. Yun yung madami tao kasi pinakakadiri na yun. Yan. Meron pala isa thing sa tita. Ha? Bumili ni Daddy Baboy ulit. Bumili ulit daw si Daddy ng baboy. Ayoko na. Masanay tayo sa baboy, tingnan nyo lang. Ano niya na? Ang aking ulam ay ngayon lang ulit, chicken liver. I love. Masarap. Masarap yan. Hindi araw-araw ganito yung kain ko. Puro gulay and putas. Bantay sarado ni Balzip yung pagkain ko. Pag ganito, hindi sabihin na pagbigyan lang ako. Kumuha ka lang sa'yo. Ano kala ko sumbong mo ko. Dapat ako yung first nakain, tas ikaw pala. Uy, ano pala, nag-post niya na isang video, di ba yung ano, nagluto ng kuya si Kadiri? Yung iba na kukomment doon, iba message doon na more oy, bashing kami, vlog. Uy, hindi kami basher. Hindi, no. This is my country and this give me birth, ha? Oo. Hindi ako bash. That is, wag kayo agad na connecta yung sa country, ha? Siraulo yung tao. Tao mismo yung Siraulo, hindi yung country. Madami kita ko din sa inyo yung tabi-tabi maayos na luto. Eh. Yung parang... Style niya lang yun. Para ma-attract yung customer. Customer yun. Strategy niya lang na strategy attracting yun. Ng customer. Buti nga hindi kinamay-kamay. May sandok ko din. Hindi ako bash, ha? I will never. Yes. Kasi yung kinocomment yung isang tao na sikat na nag content na ganun. Ayaw na ayaw ni Balzit na kinokonnect yung name niya. Kasi hinahanap niya pangit. Nagkataon lang kasi na nasa palengke si Balzit tapos nakakita siya. Gusto nila ano sikat lang sa kung ano-ano ginagawa. I love India, I love Philippines. Both countries are, one is my motherland, one is my work land. So, hindi ako bash both countries. Do respeto sa dalawa. Masarap niya. Konti lang gama mo, bamiyang iyak-iyak na si Jaswinder. Kumain na siya. Yung diet food niya. Hindi mo alam. Ang laki na bibig niya. Sa plate. May kwento plant. Ulit ako sa aking second trimester, guys. Pero sa sunod na namin ikukwento. Kwento mo na. Yung scan. May nga nagtatanong sa gender reveal. Wala dito, bawal yan. Bawal guys dito. At saka, bago ako mabuntis dito sa India, alam ko nang bawal ang gender reveal. Tapos, hindi ko naman ine-expect na maselan ulit ako ngayong pagbubuntis ko. Nalaman ko na madaming bawal sa akin, bawal ang travel. Niisip-isip ko kasi noon kung anong country kaya malapit. Pwedeng mag-ultrasound. Kasi if ever na dito ako manganak, ayoko naman manganak na hindi ko alam yung gender. Kasi, siyempre, gusto kong mamili ng mga gamit. Gusto kong mamili ng gamit. Anong kulay ng mga pang bata pares naman lahat eh. Pwede namang neutral colors, pero as a nanay, tagang gusto kong malaman. So, feelings ka talaga. Gusto ko, uwi ako ng Philippines. Pero pag okay na. Di Pakistan na lang. Pwede ba dun?
Ayoko pumunta sa Pakistan. Baka di na tayo makabalik. Dito dati allowed yun, pero may ano, last 'di ba? Hindi yun, matagal na yun. Hmm. Gusto nila pag malaman nila na babae mamatay nila. Na-abort. Lalaki lang gusto nila kasi every family yung first priority nila is ngayon iba na. Ngayon kahit lalaki babae there is no any pareho nila mahal kasi dati uneducated tao na madami. Tapos may dowry, 'di ba? Yes. So gusto nila ano mamatay yung babae. Ayaw nila gumastos sa dowry pag babae yung anak. Oh, kasi isip nila matagal ka na mga bring up mo siya, gastos mo sa studies and everything. Tapos bukod ano sa doon sa kasal, may malaki din bayaran. Legal din kasi yung abortion. Legal ba? Ewan ko, legal ba? Ewan ko. Legal yata. Tapos sabi ni Penji, noong ano, dati matagal na, yun nga kapag babae yung anak, pinapatay eh. So dumating din yung point na parang sobrang dami na ng lalaki. Oh. Wala nang may... Kaya na kami kasal sa Philippines, sa Australia. Wala nang may partner na babae. Kaya na hanap. Tanong niyo, bakit kami hanap ng Pilipina tapos yung iba, di ba, bakit Indian mahilig? Siyempre, walang babae dito. Kaya may law. Kaya may law na rin na bawal ang gender reveal or sex determination. Yes. And then, yung every report ng ultrasound ko, naka-indicate doon na yung sonographer, naka-indicate lagi na... Hindi well, ako, hindi nila dinisclose anong gender ng baby. Kasi pwede sila, pwede sila makasuhan kahit yung hospital. Yan. Kakasuhan sila pag sinabi yung gender. And wala tayong magagawa. Yun yung rules dito. Kailangan nating sumunod, diba? Pero sabi din nila, may mga, if talagang gustong-gusto mo, may binabayaran kung gusto mong malaman. Meron, may mga nagpapabayad. Oh. Pero hindi namin alam kung saan ba yun. Oh. May iba kasi ano, bibayaran nila pang talaga malaman. Kasi syempre, hindi naman lahat honest according to government laws. So kung tinatanong nyo din kung, eh paano kung babae yung anak mo, Sarah? Okay lang, kahit sino. Guys, gustong gusto na namin magkaanak. Choosy pa ba sa gender? Eh? Sabi ko, gusto ko na magkaanak. Choosy pa ba sa gender? Ano susi? Choosy! Hindi. Na sinabi ko kay Sarah, kung tuloy-tuloy lalaki, adopt na tayo isang babae. Gusto ko isang babae. Mas maganda combination one lalaki, one babae. Pero pag hindi, adopt ka na lang kung meron option. Kasi babae, alam mo, maganda lang na babae. Ano na siya? Parang mas... Sweet yan sa pamilya? Oh, mas sweet siya sa daddy. Oo, hindi mo alam. Ewan ko, I don't know. I experience. If you... Ako kasi LDR kami ng tatay, kaya... Hindi, kasi yung experience ko, tingin mo, parang power of giveness, parang malaki yung puso nila. Yung cousin sister namin dati, di ba? Pag halimbawa yung plato na may full of fruits, di ba? Tapos bibigay-bigay siya. Pagpunta sa dulo, ubos na, wala pang sa kanya. Hindi siya na mga, ano, hindi siya... Lagi niya share kami. Pati yung chocolates. Yung babae lang pakialam masyado na. Ba't ka nakapingin sa pagkain ko? Kasi hindi ka nasubukan. Hindi ka na. Hindi, kasi masarap. Ba't ka sa pagkain ng iba? Sorry. Iba? Asawa ka eh. Hindi iba ka. Hindi kahit iba. Iba yun. Asawa is iba. Hindi ganyan ka din sa iba eh. Parang binibilang mo ilang pakialam. Hindi ako bilang... This is natural effect. Anong tingin ko pag gilaw-gilaw ka doon, tingin ko nandun eh. Gilaw-gilaw mo mukha mo, tingin ko sa mukha. Kwento ko pala yung pagbubuntis ni Penji kasi nagkukwento siya sa akin ng experience nila pati experience ni Mami. So si Penji, hindi daw siya maselan magbuntis. Nung first trimester daw, parang wala lang. Tapos ano, matakaw siya daw nun. Madami siyang kinakain. Mga problema sa food. And then, nakakapag-work pa rin siya. And ang struggle lang nung third trimester na niya, yung kabuanan na niya. Kasi nakikipag-usap daw siya sa client niya. Siguro man daw, napaka-active. May moment daw doon na pag-usap siya sa client na. Ilang siguro man daw, bubulaga doon sa chan niya, nasa left side. Kataas yung kamay, pati yung paa, yung bumabakat siya. And then, maya't-maya, doon naman daw siya sa right side. Para sa pregnancy test ka mo, pregnant ka na, isang ultrasound, tas okay na. Hindi ko alam pala yung may madami test pa, madami injection, madami dugo-dugo na kuha. Oh my God. Una, sabi ni doctor, you are ready to
try mo na kayo ulit kasi wala naman problema anything. Na-recover na si Sarah noon time yung last niyari. Tapos may positive result. Sabi niya may test daw, blood test. Pati sa akin, kuha nila. Sabi ko, bakit sa akin siya na yung gayon na ano? Ano kasi yon yung syphilis, HIV, ganun. Dapat una yun eh. Bago magano, bago magbuntis, di ba? Eh, ano gawin mo? Sige, example, HIV ako. Para malaman kung ano, nagloko ka ba sa 9 months ko. Hindi. Test ulit natin after kumanganak. Tingnan oo, natin. Oo, my point is... May effect din kasi sa baby yon. Kailangan din malaman. Kasi oo. Pag delivery, kung nakakahawa ka ba. Oo, kaya nga. Ulit ultrasound. First time na I'm going through this journey. And this is totally a new experience sa akin. Sa Philippines, hindi ko siya na sinasama. Oo. Hindi na siya sama dati na ganun. Pag super kailangan lang yun. First time ko nakita paano sila na mag-ultrasound or way of ultrasound. Kasi yung ito medical terms, totally malayo ako talaga. Hindi ako pasok sa utak na ganyan terms na ito. Tapos ganyan papunta kami doon, si doctor na English mo na, tapos tingin niya sa akin, okay, and this can be, okay, tapos ako, ganun lang, para hindi niya sabi, bobo naman ito, hindi naman tindihan. Paglabas kami doon, ako tanong, anong sabi ng doktor? Iba-iba yung medical terms, siya natindihan na agad. Ako medyo ano, backlog sa utak. Kahit tindihan ko, pero for the meantime, parang ano na ako, wag na lang stress. Kung sabi, sige na, meron naman dyan si Sarah. Dati, turo siya sa Punjabi. Pero sabi ko na sa kanya, ma'am, English ka muna. Kasi kahit sabi niya sa Punjabi, hindi ko talaga tindihan yung ano, dumadani yung ito test, antibiotic. Parang this journey, according to Indian culture, na I'm experiencing. Si Jaswinder din, hindi ganyan experience kasi LDR pa rin din sila doon. Si... Ang buntes? Oo. Oh, si Gurjeet na ginagawa lang. So ako lang siguro tao, si daddy din eh. Si mommy staying with family, si daddy nasa army, di ba? Uh-huh. Ako lang tao sa buong bahay na ito. Naka-experience na ito journey. Uh-huh. Ngayon, upcoming generations, ako turo sa kanila. O hindi mo alam, bobo ka puta. Hindi mo alam, ganyan gawa. O, you don't understand, girls. Talaga. Parang ako yung pinakamatalino tao ngayon sa buhay. Hindi expert ka na. Ah, siyempre, ngayon alam ano ko pala, na. Ano pala, nakwento na namin nung nahimatay si Bazit. Ah. So, nakwento din namin kay din. Penji. Ah. So, nalaman ko na it runs in the blood pala. Si Japa na din pala. Huwag mo nang sabi ganyan. So, nasa family pala talaga. Hiya mo kami eh. So, ganun na. Si daddy, nung kasama ko siya sa ospital, nung dinala niya ako sa ospital. Pero nakikita kong kinakabahan si daddy. Pero chill lang siya nun. When you, malakas na loob niya eh. Oh. Yung naka-hospital siya, ganyan malaki na yung pipe. Pag nagpa- pang, yung camera, may camera siya sa harap. Dito siya pasok, pupunta sa puso, ganun. Tapos, siya alam na, tas walang problema sa kanya. Tapos ako, pag sabi niya lang sa akin, dito yung pasok nila camera, tapos ganyan yung daan, oh my god. Parang 5 minutes sa utak ko. Ano si daddy? Ano ba naman doktor na ito, laro-laro sa pasyente, let them... Si daddy nagpapasek up, mag-isa lang siya, wala siyang kasama. Yun, malakas siya loob kasi siguro dahil sa army, baka. Yeah. Ikaw pero lang yung... Ako hindi ko kaya ganyan. Ako na, yung ipin ko hindi ko ayos nang dahil sa ano butas-butas nila, ayoko. Hindi niya tinuloy yung implant niya. Oo, kasi sabi niya, opera daw dito, papakat, tas implant sa loob. Sabi ko, wag na, bahala ka sa yung buhay. Bagang niya, di ba importante din yung bagang? Yung one side, wala na eh. Kaso ayoko, okay lang kahit hindi masarap kumakain. Mahirap na mabuta-busa sa mukha. Yung the learnings ko dito na sa this journey, parang importante din sa everybody. Kasi this helps to understand you, each other, maayos, how you stand with each other together. Sana lahat ng couples, pag may ganyan buntis-buntis, sabay-sabay sila nang pupunta sa hospital. Minsan naisip mo ba, ano? Yeah. Kawawa ka? Hindi. Totoo kasi. Hindi, promise. Na you're so kawawa. I'm doing joke. Para sa'yo, mahirap buhay ganyan. Pero, I like it. Parang,
dapat gusto ko ng kahit sinong tao, dapat sabay-sabay sila. Hindi mo naisip na eh, si Jahapa na walang problema dati. Hindi, ako may hindi, problema. Hindi. Ayoko, gusto ko talaga kasama eh. Sa Philippines din, sabi ko sa'yo, sama mo ko, ikaw lang yung matapang eh. Siya ayaw niya kasi madami daw ako kilala. Hindi, busy ka din kasi. Hindi naman, Sarah. For you, kailan ako busy? Sabihin mo na, pagbili sa SM, hindi na ako busy. Pagmunta sa doctor, busy ako. Hindi, minsan kasi. Ayokong makilala sa labas. Yun na minsan, problema niya eh. Pagkasama ko sa... Agad na alam nila. Ah, bani! Especially TVS, guys. Nung TVS. Ayun pala yung ano, petsay ni Sarah sa... Yung reason niya lagi sa akin. Yung isama si Bajay. Although, well, hindi naman na-issue. Siyempre, cares din ako. Wala naman akong care dati kahit nakakita ako ng petsay or talong. Hindi naman siya big deal or anong color, anong itsura. Wala naman pakialam talaga yung mga tayo lang yung medyo conscious sa ganyan. Kaya hindi niya dala ako sama. Ay, yan pala si baka comment niya sa page. Hindi ako busy. Hindi, busy ka din nun. Hindi ako busy para sa'yo. Para productive tayong dalawa. Tsaka ano palang... Sige, tanggap ko na. Para sa akin, this is very nice. Ayun guys, is okay naman ako. Wala na siya acting yun. Ang first trimester talaga, ay talagang mahirap siya for me. Hindi ka na baho ngayon ng coriander? Ibang ulam na smelly pa din. Pero chicken? Pag masarap, hindi mo na mapapansin eh. Diba? Dati, ayaw mo na totally kain eh. The first trimester was like really challenge for me also kasi hindi ko alam anong talaga gusto niya. You prepare everything, ready na everything, nasa table na. Tapos bigla sabi, ayoko ito, dagdag mo sa utak mo, ano pwede? Tapos pag itlog lang, okay na, plain itlog, kaya niya naman kain. So ibig sabihin, hindi na siya arti kasi syempre, may chicken na, tas at least mas masarap kaysa itlog. Kaso pili niya itlog kaysa chicken. Ibig sabihin, yung sa loob niya talaga hindi na allow. Ito dalawa asawa lagi sabay. Ikaw lang magluto ng baboy ah. Bahala ka dyan. Bakit ako ikaw luto? Hindi ko alam anong luto sa baboy. Google mo na lang. Ayoko luto baboy. Turo mo lang dito ako ng luto. Problema namin nung biniling baboy ni Daddy. Bigla bili niya eh. Siguro hindi gusto niya siningang. Creep. Without sabi. Meron baboy sa refren? Ka-crave na yung binan ko. Kasi masarap talaga yung siningin. Kaka-miss yun. Ilan months na tayo dito? Uy, matagal na pala tayo. Ilan months na? 5 months. Ito yung pinakamatagal ko sa India. Ay, bulalaw na lang. Baka yun, bulalaw. Mas masarap ang buto-buto. Hindi mang buto-buto yung binili niya. Walang nabibili ng beef dito, guys. Sa south siguro. Kambing. Pwede. Na may bato-bato. Punta tayo sa Tagaytay, di ba? Oh. Ang sarap na yung buhay na yun. Balik tayo sa Philippines. Pag okay na ako. Sige na, bye-bye guys.